Sa gitna ng kaguluhan sa Zamboanga noong isang taon, isang sundalo ang nanguna sa pagsagit ng mayigit sa 100 hostage. Siya rin po ang nasa likod sa pagkakahuli sa 100 miyembro ng MNLF Misuari faction. Kilalanin natin ang kabayanihan ni Colonel Teodoro Liamas. Hindi malilimutan ng mga Zamboangueño ang unang araw na pinasok ng MNLF Misuari faction ang kanilang lungsod. 20 araw na walang tigil ang putok ng baril at bomba, pagsunog ng mga bahay, at sunod-sunod na pang-hostage sa mga sibilyan. Isa ito sa pinakamatinding krisis na kanilang kinaharap. Sa gitna ng kaguluhan sa Zamboanga, napatunayan ang katapangan ni Colonel Teodoro Liamas. Siyang pinagkakatiwalaan ng pamahalaan na pangunahan ang kauna-unahang counter-terrorist unit para rumisponde sa Zamboanga, ang Light Reaction Company. Meron kasi kaming capability na wala ang capability yung ibang unit. We're not saying na superior kami or not. It's not that. One of which is yung hostage rescue. Another is yung nga sa urban type of warfare. Si Colonel Liamas ang nanguna sa pagsagip ng 113 hostages. I tell that to the men. Huwag niyo kayong matakot, basta sabihin. Huwag niyo isipin na tatamaan kayo. Just focus on the mission and execute it to the best of your ability. And magdasal, yun ang importante. 30 taon na sa serbisyo si Colonel Liamas. Bukod sa pagharap sa matinding labanan, ininda rin niya ang kalungkutan na malayo sa kanyang pamilya. Beyond money, beyond yung values ko is really ingrained na values ng AFP. Of course, yung family values na tinuro ng magulang mo, hindi ko na siya mahiwalay sa akin. Yun na yung buhay mo, so to speak. Naging kilala rin si Colonel Liamas sa pagbo ng Musang Band para makapagbigay daan sa talento ng mga sundalo. Tinuturing ni Colonel Liamas na mas mahalaga pa sa kanyang buhay ang kaligtasan ng mamamayan at ng bayan. Dahil po sa kabayanihang ginawa ni Colonel Liamas, nakatanggap siya ng parangal bilang isa sa outstanding Philippine soldiers.